Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. For today's vlog mga ka-DIY, meron akong isi-share sa inyo. Isang LED TV mga ka-DIY, Samsung ang brand. Ayan, so ang problema nito mga ka-DIY, meron naman siyang boses pero wala siyang picture. So ayan mga ka-DIY, so ayan, nakasaksak na siya, then power on natin. Ayan, so ayan, kung nakikita nyo mga ka-DIY, meron naman siyang indicator. Ayan, silalim yun, standby niya. Ayan, kapag hindi pa siya na-power on, siyempre meron siyang standby, yung red, ayan o, yung red indicator. Okay, so power on natin mga ka-DIY para makita nyo. Okay, position na natin yung ating camera. Okay mga ka-DIY, power on natin. Ayan, so na-power on natin. Meron na siyang antenna, nilagyan ko na para makita nyo. So antayin lang natin. So ayan, kung makikita mga ka-DIY, meron siyang gumagalaw sa screen. Ayan o, kung napapansin nyo. Pero kapag pinatik natin yung screen, dapat yan merong iiglap-iglap. Ibig sabihin, buhay ang backlight. Sa iba yung problema, hindi sa backlight. Okay, papatikin natin ang kamay. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, wala man lang iglap sa screen. Dapat yan merong iglap. Pag may iglap, ibig sabihin, buhay ang screen. Buhay ang backlight. Sa signal ang problema. Okay? So, wala mga ka-DIY, oh. Yan, oh, wala. Yan. So, meron naman siyang volume at saka channel. Volume natin. Yan. Kung nakikita nyo, gumagalaw sa screen. Ayan o. Okay. Channel natin. Channel. Ayan. Ayan. Channel natin. Isa pa. Ayan. Isa pa. So, power open na natin ito, power open natin. So, yan mga ka-DIY, bali meron siyang boses at wala siyang picture o walang picture na lumalabas. So, pag ganito mga problema mga ka-DIY, unang-unang problem nito, malamang sa backlight o yung mismong pinakailaw nito. Yun ang ibig sabihin ng backlight o sa pinakailaw niya. Pangalawa mga ka-DIY, pwede rin sira nito yung driver o yung power supply na nagsusupply mismo sa ilaw. Yan, yung pinaka-power supply ng ilaw. Ibig sabihin nyo, yung pinaka-driver, yung driver niya. Kapag ganito ang may boses at walang picture. Pwede rin mga ka-DIY, yung mismong driver niya ang may problema. O merong mga shorted, kagaya ng mga diode, kagaya ng mga lobong kapasitor. Pwedeng ganun ang mangyari dito mga ka-DIY. Or minsan mga ka-DIY sa mga signal niya. Okay? Ang brand dito mga ka-DIY ay Samsung UA32. So, ibig sabihin UA yung pinaka-code niya, yung 32 yun naman yung pinaka-inches ng TV-ing ito. UA32. So makikita natin yan sa likod. Tara, power off muna natin, then backlasin natin ito. Okay, power off. Then yan. So bago ang lahat mga ka-DIY, maraming salamat sa inyong suporta. Ganon din sa ating mga kapwa tech, vlogger at kapwa technician. So shout out na rin sa inyong lahat, hindi ko na babanggitin. Pati doon sa ating mga subscriber. So ayan mga ka-DIY, tara, simulan natin i-repair ito. Tara. Ito yung pinakalikuran natin ng TV. So yung kanyang model number, ito yung mga ka-DIY, yung UA32N403AR. So Samsung. Okay, tatanggalin lang natin lahat ng mga screw dito sa likuran. I-remove muna natin lahat ng mga screw sa gilid, yan. Okay, tatanggalin ko lang muna mga ka-DIY. Ayan, mga ka-DIY, bali binuksan ko na siya, so ito na. So ito na yung ano niya mga ka-DIY, pinaka-cover. Ayan, pinatagilid ko lang muna kasi dito yung connection ng ating... Ayan, yung standby natin, ayan o. Ayan, nakailaw. Ayan, so hindi ko natin tinanggal yung pinaka-board niya para mas mabilis ko lang siyang ma-repair. Ayan, pwede natin tanggalin ito mamaya, itong cable niya. Kapag magtanggal na tayo ng mga parts, okay? So ayan, kunin natin yung ating tester at iset natin sa DC voltage. DC, so AC, so DC tayo. So yun, select, then DC, yan, DC tayo. Tapos yung black probe, ilalagay natin sa body ground o sa pinaka-chassis ng ating TV. Tapos yung positive naman mga ka-DIY, yun ang itutusok natin para hanapin yung supply. So isum lang natin mga ka-DIY. Okay mga ka-DIY, naisum na natin. So ito yung pinaka-power supply natin mga ka-DIY, yung may kulay puti na yan. Yan, ito yung power supply sa gitna ng chopper transformer niya. Tapos ito naman yung secondary part, ito. Ito yung secondary section. Ito naman yung ating main board. Yan, ito yung ating main board section. Okay, dito tayo mag... hanap sa pinaka driver niya mga ka-DIY, dito yan ang section. Kasi nandito naman yung kanyang backlight, ayan o. Ito yung cable papuntang backlight, ayan o. Ito. Tapos, siyempre dyan tayo magsusupply ngayon sa pinaka backlight niya. So, ang gagawin natin mga ka-DIY, i-power on muna natin yung ating TV.
So power on natin. Ayan, ito. Yung naka-standby red siya, i-power on natin. Yung nag-blink na, ibig sabihin nag-power on na yan o mag-oscillate na yan. Okay, check natin yung kanyang supply ito. So ayan mga ka-DIY, susum ko lang kunti. So ayan mga ka-DIY. So ito yung supply paglabas ng transformer, ito yung diode na yan, ito yung supply sa 12 volts, ito yon. Yung 12 volts natin, buhay na buhay. Tapos ito naman, yung kanyang supply para sa backlight dito, sa diode na ito. Yan, ito. 118 volts, so mataas yung supply ng ating backlight. Ito yung diode na ito, ito yung nagsusupply para dito sa ating backlight. Ito yung backlight natin, o yan o, yung may dalawang wire na yan. Yan. Itong dalawang to, ito yung pumasok dun sa loob at ito yung pinakailaw natin, okay? So ulitin natin dito sa diode, 118 volts. Tapos ito yung kanyang traces mga ka-DIY na kung saan dito tayo mag-trace. Ayan. Okay. So tanggalin natin itong ano, backlight nya. Kung napapansin nyo, hindi malang umilaw yung mga butas yan, o mga butas na yan, dapat umilaw yan. Kasi makikita natin dyan sa butas na yan yung liwanag o sinag ng kanyang backlight. So wala. Okay, so ayan, tanggalin muna natin itong backlight nya ito. So wala siyang backlight. So kung titingnan natin mga ka-DIY, walang problema yung ating backlight driver o yung supply papunta sa kanyang ilaw. So minsan itong mga lubong kapasitor na ito, yan lumulubo minsan yan. Yan yung minsan ang problema, or mga diode na ito, short. So kapag tinester natin dito sa kanyang pinaka-ilaw talaga, dito sa positive, yung 119 pa rin mga ka-DIY yung pumasok doon na supply sa ilaw. So yan, so confirm mga ka-DIY na ang problema nito ay yung kanyang ilaw. Ngayon tatanggalin na natin ito at i-power off natin yan. Tapos ito mga ka-DIY, tatanggalin din natin ito, tanggalin natin, iangat lang natin pa ganun. Angat ito yung kanyang LVDS o flex papunta sa ating top board, yan. So medyo may mga sapot pa ng gagamba. Tapos ito, yung kanyang top board. Yan, kasama yan sa pagtanggal natin mga ka-DIY mamaya kapag inalis natin itong pinaka-frame nya. Pag-iwalayin natin ito, okay? So tatanggalin natin yung mga maliliit na screw dito. Yan, isa, dalawa, tatlo. Yan, sa gilid ng mga screw, tatanggalin din natin yan. Okay, tanggalin ko lang muna mga ka-DIY yan. Tanggal na yung kanyang pinaka-frame sa harapan. Ito yung ginamit ko mga ka-DIY. Huwag kayong gagamit ng ganito kapag ka hindi nyo kabisado tanggalin. Gumamit kayo ng mga plastic na mga ganito mga ka-DIY, yung plastic. Okay, magpabrikit na lang kayo. Okay, kapag hindi nyo kabisado yung anong ganito, plastic lang yung gagamitin nyo sa pagkalas. Ayan, so yan, tanggal na yung kanyang pinaka-frame. Then, kasama yung panel natin, kasama yung top board dyan sa pag-alis ito. Ito yung iingatan natin ito. Kasama kasi ito mga ka-DIY. Okay, isa rin sa inaingatan mga ka-DIY, baka kapag gumamit kayo nito, madali yung pinaka-side cop natin. O side COF natin ito mga ka-DIY. Oh. Yan, itong side COF natin, baka madali nyo yan. Oh. Sa pagbukas, kaya plastic yung ano, mas maganda. So yun, yung dalawa yan. Ito, itaas at baba. Yan, oh. Yan, ito at saka yan. Yan o. Oh. And baka madali nyo yung matatalas. Gumamit lang kayo ng plastic. Huwag kayong gumamit ng ganito kapag marunong na talaga kayo at kabisado nyo yung pagbukas, saka kayo gumamit ng mga ganito. Okay mga ka-DIY, tatanggalin ko lang ito, pati yung kanyang panel sa harapan, pati itong top board natin kasama yan ito. Okay, itong mahaba na ito na board. Yan. Mga ka-DIY, tinabi ko lang muna yung pinaka-panel. Ayun, nakatayo. Hanapan nyo lang na magandang pwesto. Ito naman next mga ka-DIY, tatanggalin natin ito, yung pinaka-frame, then ito, yung kulay puti niya, si taas. Tatanggalin muna natin yan. Tapos, papalitan natin na ang backlight. Mga ka-DIY, bali ito yung ating backlight tester. On muna natin yung ating backlight tester. Ayan, so, ang ilaw kasi ito mga ka-DIY, kapag napundihan ng isa, shut down lahat yan ang ilaw na yan mga ka-DIY. Okay, sa mga pang beginner lang naman kasi ito. Okay, so pag mapundi isa, yan lahat yan hindi gagana kasi nakasiris. Okay, so check natin lahat. So check natin ito. Ito na may nakasulat dito, positive. Ayan, so ito fuse niya, fuse. Yung isa naman na ibang type na ito ay mayroong diode. Ito kasi wala. Okay, lagay natin yung ating positive dito. Nakalagay naman itong positive. Tapos check natin itong isa. Ito. So gumagana naman mga ka-DIY. Check natin ito sa kabila, ito. Isa. Ayan, so ibig sabihin good itong dalawa. So yan, good.
So lipat tayo dun sa kabila, ito. Hanapin natin kung saan nung napundi. Ayan, kung napapansin nyo, may positive dun sa kabila. So yan mga ka-DIY, bali ihang muna natin yung kabila. Ayan o, nakadikit kasi yan doon sa kabila. So hang muna natin itong isa. Ito, bunutin muna natin. Tapos, may nakasulat yung positive at negative dito. So ito dito tayo sa positive. Positive probe, yung negative naman ang gagalawin natin ito. So buhay yung isang ilaw. Okay, so lipat tayo dito sa kabila. Ayan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, pag lipat natin dito sa kabila, mahina na yung kanyang ilaw. Okay, baba na natin yung kamera. Okay, so yun, wala. Yan ang may hina yung kanya ilaw. Palitin na rin ito. Malapit na rin ito sa katotohanan o malapit na ito mapundi. Tapos yung sa kabila, ito. Yan, so good naman yung isa. Bali yung fault natin ito. Isang umiilaw at malapit na mamatay. So palitin na rin ito. Yan, isang damage yan. Lipat tayo doon banda sa itaas, doon. So ilagay natin sa positive. Yung positive na probe natin. Then negative tayo dito. Ayan. Kung napapansin nyo, buhay naman. Ayan. Tapos, lipat natin dito sa negative din. So, dalawa, buhay. Okay, sa pangatlo at sa pangatlo. Tingnan natin sa pangatlo dito. So, buhay yung tatlo. Okay, lipat tayo sa pang-apat dito. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, ito yung sira. Ito. Ayan, sira yan. So, hindi yan iilaw doon sa dulo. Hindi yan iilaw dito dahil mayroong sira dyan. Ayan. So, ito malapit na rin. Check natin dito. So, buhay pa. Buhay pa pala. Ayan. So, ito yung sira. Dalawa. Isa. At saka. Yung kanina ito. Dalawa. Ito ata yun. Ito. Okay. So, tingnan natin kung ilang voltahe yung isang ilaw. Bago natin palitan ng ilaw. Titingnan muna natin yung bawat isa. Kung ilan ang voltahe niya. So ito, check natin. Itong isa. So nasa 3 volts lang siya mga ka-DIY, no? 3.1 o 3 volts. Kasi iba nito ay 6 volts. So 3 volts yung ilaw, yun din ipapalit natin na ilaw. Okay, tatanggalin natin yung nasira, tapos replace natin ang panibago. Okay, kasi ito hindi naman akin. Binigay lang naman ito mga ka-DIY, so binigay lang naman ito sa akin ng tibing ito, kaya replace lang muna. Okay? Okay mga ka-DIY, lalagyan natin na ng ilaw. Testing muna natin yung ikakabit natin. On muna natin itong ating backlight tester. Then tester muna natin to. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, ano, nakalagay 3 volts. Kasi yung iba dito 6 volts, yan o, iba. So yun. May 6 volts, may 3 volts. Okay, check muna natin ito mga ka-DIY. Itong positive at saka negative nya. Ayan. So good naman mga ka-DIY at okay naman yung kanyang ilaw. Ayan. So yun. Okay, off muna natin to. Tapos mga ito mga ka-DIY, tatanggalin natin gamit yung ating kutsilyo or mga ganito flat screwdriver, ganito lang. Yan, tatanggal na yan. Tapos tatanggalin natin itong pinakamaliit sa gitna, yan o. Ito. Ito yung pinaka-ilaw nya, tatanggalin natin. Tapos itong wire, yan. Tapos ihinang na lang natin dito sa body nya. Yan, dapat alam nyo kung saan yung negative at positive. Ito, kuskusin na lang natin yan. Tapos dyan natin ihinang. Tapos dito rin. Minsan yan ang negative dito sa line sa labas, sa gilid. Okay, tara. Ikabit ko lang muna mga ka-DIY. Ito, tatanggalin na natin dito. Ito. Yan, tatanggalin na natin ito. O reinitin na lang natin. Gamit na lang tayo ng proper tools. Tapos yung kanyang, ito, yung pinakapaa niya. Yan, tatanggalin na natin yan. Ito. Yan, nilinisan na lang muna natin. Tapos i-install natin. Okay, papakita ko lang mamaya kung paano gagawin. Okay mga ka-DIY, bali tapos ko lang gawin yung isa at saka yung isa na rin, tapos na rin. Then testing na to ngayon mga ka-DIY. Testing muna natin. So power on natin. Then yan, una kauna natin backlight tester. Then patayin natin yung ilaw para makita nyo. So yan. Bali dito sa dalawang ano mga ka-DIY, dito sa dalawang wire na yan sa likod, ito yung lumusot dun sa ating board. So dyan natin i-tester dito sa positive at saka negative nya. Okay, kapag magkamali naman kayo dito mga ka-DIY sa pagtusok, so okay lang naman yan kahit magkamali kayo. Hindi lang naman iilaw yan kung halimbawa ang baliktad yung paglagay ng ating test prod. So ito nakatusok dito sa positive, ito na ay nakatusok sa negative. Yan, so hindi kasi iilaw yung isa dyan o mamamatayan lahat kapag ka may punding isa dyan. Ayan, dahil sila ay naka-series. Kung naka-parallel yan,
eh kahit papunti yung isa, walang problema. So yun, nag-boot up na siya. So good na yan. Patayin din natin yung isang ilaw. Ito. Okay, pinatay ko na yung isa. Okay, ulitin natin. So yun. Tapos, antayin na natin konti para magliwanag pa. So yun, mga ka-DIY, okay na. Pwede natin itong install. Tara, kabit na natin yung pinaka-panel nito, mga ka-DIY. Lahat yun, kakabit na natin yung mga natanggal natin kanina. Okay, tara. So ayan, mga ka-DIY, bali tapos na natin siyang gawin. Install na natin yung mga board. Tapos ibalik na lang natin ito. Yung kanyang takip dito. Yan, sa top board. Sa pinaka-ilalim. Okay, balik ko lang muna. Tapos check natin. And testing na natin. So ayan, mga ka-DIY, bali natapos na natin i-set up lahat. Okay, kinabutihan ko na rin ang cable. So yung kanina isa, yan, tinapos ko na rin yung isa. Bale, ito lang yung pinalitan natin, module. So, shorted kasi yung MOSFET na sa primary. So, ito na lang ginamit natin para mas madali. Then, ito mga ka-DIY, yan, sinabay ko na itong dalawa. Yan, power on natin. Okay, power. Then, tabi lang naman natin itong drill. Power on natin ito. Yon, power on. Tayo na lang natin, lumabas. So, yon, Samsung. Yan, so binigay lang naman sa akin ito. Ayan. So, ayan mga kadyo, hinaan natin yung volume, baka madali tayo. Sa issue po ba ng PhilHealth, Dr. Degrano? Yan. So, yung isa mga ka-DIY, yan, binigay lang yan, at saka ito, binigay lang din sa atin ito. Okay, so lipat natin ang channel. So, okay naman siya mga ka-DIY, no? Ayan. So, huwag natin kunin ng buo. Yan. Okay naman yung ibaba, walang problema. Yung itaas, wala naman problema. Yan. So, yun. Okay na yung dalawang yan. So, yun. So, mute lang muna natin. So, yun mga ka-DIY, okay na. Yan. So, hanggang dito na ating video mga ka-DIY at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lamang, GM Tutorial. Bye-bye. Ingat.